una. Para kay Ginoong Ray Moncada. Ray Moncada, with all due respect sa'yo, iparating niyo po ito, ha? Sino ka naman para takbuhan ko? Sino ka naman para katakutan? Sino ka naman para katakutan ko? Yun, nakita nyo? Mga kababayan, ang Islam ang tunay na dating daan. Ang Islam ang tunay na tamang daan. Ang Islam, ha? Ang Islam ang tunay na Kristiyano. Kung ibig sabihin, sumusunod kay Kristo, kami po yun. Ang Islam ang tunay na saksi sa tunay na Diyos. Hindi po yung inventong pangalan. Yung Yoba kasi invento lang yan eh. Oh, nung 14th century, ginamit ng isang Katoliko na nung 16th century ay nagkaroon ng day sickness. Yung mga white, pinalitan ng day. Kaya nga yung Yahweh, yung Yoba, Yusuf, naging Joseph, Joseph, naging Joseph, o yung Yahweh, naging Jehovah. Parang ganito, si Ronald Obidos po, kumbaga sa books, oy, Moncada, makinig ka ha. Si, alam ko, naging teacher mo si, ano eh, si, sabi po nga, sabi mo pa nga, nung grade 4 ka pa lang, tinan yung agot namin ni Moncada, grade 4 pa lang siya, pinapanood niya ng debate ko sa Luneta. O, pagkatapos ngayon, taas ng pangarap mo, ako ngayon ang puntirya mo. Okay, walang problema yon. Gusto nyo, kung banas na banas kayo sa akin, gusto nyo, sparring tayo. O, ako po'y 50 anos na ngayon. O, pero, ha? Bata pa lang ako. Nagkarate na po ako. Grade 6 ako. Naging black belter po ako sa karate. Okinawan karate. Matindi po ako Okinawan. Nagsyotokan din po ako. Marunong po ako ng arin. Ang buhay ko po, martial arts. Ha? Wala po akong bisyo. No? Hindi ako nag-yoshi. Hindi ako umiinom dahil sa dalawang reason. Religion at martial arts. O, nag-taekwondo po ako. Hindi nga lang ako naging black belt, brown belt kasi yung panahon na yun, 800 pesos pala yung black belt. Ang mahal. Nag-aikido po ako sa Aikikay po. School of Aikido dyan sa Quiapo kay Omar Camar. Dalawa lang naman ang legit eh. Si Omar Camar at saka si Monching Capileño. Sila po talagang recognized sa Japan na magturo ng Aikido. Lalo na si Omar Camar. Nag-aikido po ako, Aikikay. After 2 years, umalis ako. Ano po bakit ako umalis? Ayoko po mag-studyod. Kasi pag may Japanese, kailangan ka mag-studyod. Pinayagan ako, wag mag-studyod. Sa master namin, pinapayagan ako, sabi ko, Muslim ako. Pero pag may Japan, may Hapon, na bisita, abay, inuobliga kang mag-studyod. Ayoko, di ako pumapasok pag may mga inauguration, may mga orientation. Kaya hindi ako napopromote kasi bahagi yun sa amin. Hindi sabihin, para kang hindi sumusunod sa protocol. So, okay lang. Ayoko, never ako magpustitut sa tao. At pagkatapos ay ako po yung nag-yawyan. Hanggang ngayon, yawyan pa rin po ako. Mixed martial arts, no? Nag-awat ako. Ito po ako sa hybrid yawyan kay Sir Henry Kobayashi, mixed martial arts. Isa po ako sa mga may loyalty award po ako dyan as a advisor. So, bakit ko sinasabi to? Kung gusto niyo pagalingan, hindi mag-sparring tayo. Hindi naman firing. Dami, pastor na, nakita niyo sa YouTube, firing kami ng pastor, ha? Go na rin. Ayoko mag-debate tayo. Hindi naman ako sanay makipag-debate. Mag-firing na lang tayo. Ngayon, Ray Moncada, wala na akong masyadong sasabihin ko. Hinahamon kita sa debate. At huwag ka na magmalaki. Hinahamon kita tapos tumakbo ako. Bakit naman ako tatakbo sa'yo? May debate ka na ba talaga na mapapanood namin kung saan ang kaway? May experience ka na ba talaga? May napatunayan ka na ba? Wala, pre. O, sige na. Pagkakataon mo na ipibigay ko sa'yo to. At saksi itong mga libo-libong nanonood sa'yo. Iparating ito kay Ray Moncada. Bala ko sana, Ray,
sa June 13, magkita tayo. This within Metro Manila. Alam ko, taga-Pasay ka. Gusto mo sa Pasay na lang tayo magkita. Sa MOA o kaya magkapit tayo sa Jollibee. Sa Libertad. Pinarating ko na to kay Giller Pacanya eh. Sabi niya kasi, ito ah, busy ka daw. Ayaw mo makipag-debate sa akin. May nagsabi pa sa akin, ayaw mo talaga makipag-debate sa akin. Pagkatapos ipinagmalaki mo na ako'y natakot, naduwag sa'yo, tumakbo. Pre, sino ka ba para takbuhan ko? Pagkira ka na. Ikaw na umamin. Grade 4 ka pa lang, pinapanood mo na ako sa debate. Pagkatapos, here you are. Tatakbuhan kita. Oh, come on naman. Ako naman. Alam mo, kapat Ray, wala nang magaling sa inyo sa debate sa Seventh-day Adventist, kundi si Ronald Ubido. Si Ronald Ubidos, para kaming si Pacquiao at saka si Marquez. Oo. Sino ba mas guwapo? Si Pacquiao o si Marquez? Oh. Hindi na mabilang yung debate namin. Pero umalis na sa sayo. Wala na akong ganang makipag-debate sa 7th Adventist. Wala nang Ronald Ubidos. Kaya lang naman nagkaroon ng debate dahil sa kanya eh. Taunan na ganun. Hindi ko alam na 7th Adventist. Aba kung alam ko lang, baka mawalan ako ng gana eh. Sino naman itong pipitugin na ito na uhukin na nagmamalaki na ito? Okay. Magkagayon pa man, ito po ang aking announcement. Meron akong sasagutin para sa'yo. Pero ito muna. Parating nyo kay Ray, ha? Ray, baka naman pwede tayo magkita sa June 13. O, ngayon, pag, eh, masyempre, maliban na lang kung hindi tayo nakakalam, di ba? Kung ako yung malusog, kung walang mangyayaring masama sa atin, no? Ingatan tayo ni Allah. Ituloy natin 'to, no? Siguro kung bumagyo eh yun na lang. Magkahit online na lang tayo. Gusto mo makita tayo sa June 13 dito sa Metro Manila. Sa MOA, ha? Mall of Asia o kaya diyan sa Libertad, malapit lang sa iyo. Okay? Bandang hapon, alas 2 inshallah taala. Pagkatapos ang proposal po naming debate sa iyo ay July 4, Sunday. So, makita muna tayo pre-debate meeting June 13. Okay? So, next week na. Tapos, may belo pa tayo. Pag-usapan natin. Ang proposal namin sa'yo, July 4, ang ating debate sa Aberdeen Court. Yung pong, kung saan ako yung nagkasal nung last 2 months. Sa Aberdeen Court, hotel po yun, Great Eastern Hotel. Tingnan po ninyo. Bakit po doon? Kasi yung po ang maluwag. Pumapayag sila sa gathering. Basta may social distancing. Kaya limited din yung ating ano. Limited yung ating audience. Dadaanin na lang natin sa ano. Oh, maganda po yun. Hotel. Yung Grand Ball. Ah, na, tama ba yun? Yung Grand Ball ng hotel. Arkilayin po natin yun. So, wala ka ng problema sa gastusin. Ito na yung pagkakataon mo, matakin mo. Walang problema, hindi kami magiging bias. Yung venue lang kami sagot namin ng venue, pati pagkain. Ang gagawin mo na lang, magdala ka ng sarili mong facility sa video, etc. O, meron tayong kukunin na moderator na neutral. So, ito na yung pagkakataon mo, pangarap mo sa buhay, matalo ko si Rashid, malampaso ko sa debate. Hey Lord, please. Matakin mo, di ba? Wala ka pang muang sa debate, wala ka pang experience, wala ka pang pangalan sa debate. Pagkatapos, nakipagsuntukan sa kali, wala ka pang title, pero hinamo mo si Senator Pacquiao at pinatulang ka naman. Oh, malay mo makachamba ka, di ba? Hindi ako naniniwala na talaga yung Christianity na sa puso mo eh. Punong-puno ka ng kay Pokwituhan sa ano mo, katawan mo. Eh, kasi hindi, wala kang pagpapakumbaba sa tapos yung mga palabas mo na napakabakya, bulok na bulok, ininsulto mo pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun ka kaya ba? Ang taki mo, hindi, walang gumawa niyan sa mga elder sa'yo eh. Pero ikaw,
para sumikat, ipipityugin ka pa lang, pinaksa mo kagad, ininsulto mo pa si Propeta Muhammad sa salam. Matakin mo? Ganyong katapang apog mo, Mr. Mungkada. Kaya ngayon, ninahamong kita ngayon. Talaga bang nasa puso mo na ito ay totoong Kristiyano? O talagang gusto mo lang magpasikat? Sa June 13, Raymond Kada, iniimbitahan kita sa isang pre-debate meeting dyan sa Pasay. Samoa na lang, Samoa. Okay? Gusto mo sa Libertad. No? Magkapihan dyan. Jollibee, McDo. Saan tayo pwede magkapi dyan? Basta sa Pasay. Lugar mo naman yung Pasay. Ako pupunta dyan. Huwag na muna sa Cavite kasi may mga restriction ngayon kung di ako nagkakamali. Pagkatapos, pag-usapan natin, may proposal kami kung ipapaintulot, no? Magiging maluwag talaga ay yung Aberdeen, yung Great Eastern Hotel. Ang takin mo, maganda to, Great Eastern Hotel. Yung paksang ikaw ang nagsabi, patutunayan mo si Kristo ang tunay na Diyos. O ngayon, tama na, tete-prete, wala nang mga paligoy dito. Let's carry on, simulan na natin to, Ray, ha?